maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung tayumangge. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Puyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang ating engineer at chairman po ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura na si Casendo. Hello, Sir Rosendo. Hello po. Hello, morning, afternoon, Amy. Hello po, good morning, afternoon and evening po sa ating lahat. And Casen, medyo matagal-tagal ka namin hindi nakasama. Pwede mo ba kaming kwentuhan? Ano bang mga update sa iyo? Yeah, medyo busy eh. Pero ngayon, tapos na. Medyo maluwag. And of course, ngayon ang inaano natin, sana yung government can help our corn farmers naman. Yeah, kasi alam natin na ano, yung cost ng pataba kasi ang laki ng tinaas. No? From 850 pesos per bag noong October, ngayon nasa 1,000 300 pesos na. Parang 500 ang ano tinaas. Yeah, kaya inaano natin na dapat magkaroon ng subsidy rin yung mga corn farmers natin kasi to isa do eh. Kung tumaas yung production cost nila, ipapatong nila dun sa bebenta ng grain, lahat na kumakain ng feeds tataas din, no? Yeah. Eh, ang problema, ang kumakain ng kids, hindi lang manok, hindi lang baboy, hindi lang baka, kumakain din yung mga fish natin, mga bangos, mga tilapia. So, ang mangyayari, tataas lahat. Opo. Tataas lahat. Kaya yung topic natin mamaya, medyo maganda kasi hindi masyadong kumakain ng feeds eh. Tama ka dyan. Naisip ko nga kasi, nabanggit mo yung feeds, no? Halos lahat ng binanggit mo na kumakain ng feeds, eh yun din po yung kinakain natin. So ang tendency, pag tumaas ang feeds, eh tataas din po ang presyo ng ating mga kinakain na isda, na baboy, na banok, na mga, kahit sabihin mo yung kambing, ay, kasambayan, di ba? Yung mga large ruminants na hinahaluan na rin natin yan ng mga feeds po, di ba? At saka yung, tama, baka, baboy, yan. So, ibig sabihin, affected po talaga tayo dyan sa pagtaas ng presyo ng mga pataba po ng mais kasi maraming gamit ang mais. Yeah, isa pa, ano, I think, ano, dapat ang government can look into the oil price kasi last year, tinaas nila ng 10% na tarifa. Yes. So, ang presyo nung October, kung titingnan natin, ang oil price, ang diesel, nasa 30 pesos lang. Ngayon, 42, 43 na. No? So, ang laki ng tinaas. Oo, mga, sabihin natin, mga 30-40% ang tinaas na. So, yun siguro dapat ma-review yan. Kasi lahat gumagamit yan. Eh. Pati yung mga magsasaka natin, kung magpa-pump ng tubig, ginagamit din yan. Yung transport, di ba? Eh, ikaw rin eh, kung gagamit ka rin ng gasolina eh, kung biyabiyahin ka eh. So, ito siguro ang pag-aralan ng ating gobyerno na ibaba ito. Yung energy kasi natin, itong power, tumataas na rin eh. Kung apektado rin yan sa mga bunker oil eh. So lahat yan. Tataas yan. So ito kung binaba ito, ibalik yung itanggal ulit yung tarifa na tinaas,
makakatulong ito sa atin, hindi lang sa producers, pati sa mga consumer. Yes, tama, tama. Ako, nasa side ako ng consumer eh. Kasi, naku, masakit po sa pulsa, di ba? Lalo yeah. na eh, tayo medyo gipit. Ang dami din po nawala ng trabaho dahil dito sa pandemya na to. At pinagkakasya kung ano yung meron sila. So, malaki. Saka, no, tinanggal na yung transport subsidy, di ba? Yung dati may bus na libre. Yeah, pasa. Oo. Ngayon, tinanggal na rin nila. So, babayad na lahat. So, yun, siguro yung ang pinakamaganda is tanggalin yung tarifa rin, yung 10% na pinataw last year. Ibalik na dun sa dati na 2% na lang yung tarifa. Opo. Eh, ngayon naman, medyo, parang kasi nagbabalik normal na eh. Yung ating, ano, lalo na meron na tayong mga injection or mga bakuna, di ba? Nagbabalik sa normal na. So, kailangan din i-adjust po talaga. At para bumalik na rin po tayo sa ating mas normal. Sabi nga nila, new normal eh. Pero mas normal dun sa nakaraan, di ba po? Kaya kasi, maganda tong topic natin. Sabi mo nga, hindi tayo gumagamit ng fits dito. Eh, pag good vibes muna tayo, medyo mabigat ang ating mga dadala. So, ang ating i-offer ngayon sa kanila ay pag-uusapan po namin, Stingless Bee. Ito po ay low maintenance sa pag-aalaga ng mga bubuyo. At sigurado ako na sa ating speaker marami kayong matututunan. Kaya abangan niyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasendo, ngayon po ang ating makakasama ay nagmula pa po sa Bohol. Siya po ay nakausap na rin namin ni Doktora. Siya po ay graduate ng Agriculture at siya din po ang may-ari ng Jolitz Eco Garden. Sir Jomer Balag, hello po! Hello po ma'am, magandang umaga po at sa lahat ng mga viewers po sa particularly sa Bohol po at sa buong mundo po. Hello po! Hello po! Gandang umaga! Gandang umaga, sir! Sir, ngayon ay pag-uusapan natin Stingless Bee. Last time nag-tour tayo sa iyong farm, napakita mo sa amin yung iba't ibang mga lalagyanan ng iyong mga colony. Pero ang tanong ko, marami na bang Stingless Bee? Ilan ba ang species po ng Stingless Bee dito sa ating bansa? Sa ngayon po, dito sa farm ko po, through Malaysian beekeeper po na bumisita sa farm ko, ang identified po niya is five species po sa Stingless Bee. Sa ngayon. Sa ngayon. Yes po, through Malaysian beekeepers po. So may bisita kasi ako noon na from Malaysia. Bumisita siya dito at dahil sa kanyang expertise, nalaman natin na 5 species of stingless bee found in Bohol po. But maybe it will be more po. Kasi marami pa hindi identified po. At sa ngayon, particularly sa Bohol, dalawa ang species na alam ng mga karamihan. Ito yung sinasabing at tinatawag na Tetragonula viroi at saka Tetragonula labise po. So sa ngayon, ang marami ko po dito is ang labise po. Yung mga native na stingless bee. Jomar, yung farm eh, anong farm ang pwede? Kasi dati sinubukan ko sa mango farm. Kahit anong farm, sir. Basta may mga ano ka, importante, may mga punong kahoy, prutas, yan po, mga coconut. At kasi yung ano eh, yung farm ko sa mango farm ko, no? Nilagay ko doon. Pero nung nag-spray, yung mga nag-spray ng potassium, namatay yung mga bees ko. Yung bubuyog. Oo. Yung potassium po yung in-spray nila? Hindi, potassium. Siyempre, dun sa flower, di ba? Sa mangga. Oo, yung mga bees pumunta dun sa mga flower. Yes, ang nangyari, namatay yung mga bees eh. Yes po, kasi yung mga lalong-lalo na yung pukyutan po. Yung pukyutan kasi very sensitive sa chemicals po. Kaya sila namamatay. At dahil doon, yung mga pollinators po, unti-unting nawawala.
At of course, ang resulta po, ang negative impact po sa ating agriculture ay yung maliit na ang production po. So lumiliit ang production dahil sa kulang tayo ng mga pollinators po. Apo. So yung mga katulad ng lugar ni Casendo, pwede naman, pero yun nga lang, eh, may tendency na mamatay sila dahil nga may mga nag-i-spray. Yes po. At saka pwede rin natin i-control po. Kapag plano nyo po na mag-spray bukas, so ngayon pa lang, tatakpan na ang colony. So hindi muna. So before, a night before, dapat takpan muna ang colony para hindi siya makalabas during chemical application po. Ah. Yeah. So pwedeng ano, pwedeng i-control pala, no? Yes, na wag may labas para at least hindi mapunta doon sa area. Stingless bee, nabubuhay po sila within 1 week po. Na hindi sila lumalabas. Yes po. Kaya pwede po siyang i-deliver, pwede po siyang ilipat sa malayong lugar. So within 1 week po. Okay, Jomar, susubukan ko ulit yun. yan lang po pag gumagamit ka ng chemical fertilizer po. Yan po ang dapat gawin mo. Para hindi po na mamamatay yung mga bees mo. Opo. Sir, ito ba yung tinatawag nating stingless bee? Ito din yung kiyot na tinatawag? Yes po, native po yun. Native po ito. Stingless bee po or kiyot. Pati local name po. Opo. Sir, kasi, di ba, kasi ito, kiyot ba yung ginamit mo na ano, nabubuyog, o yung kukyutan? Kukyutan po, yung ginagamit nyo? Oo, oh, kukyutan dati. So, maghahanap ulit ako para no, mag-try ulit. Subukan mo naman yung stingless bee. Kukyutan po kasi, sa pagkakaalam ko, kukyutan is very sensitive po sa, ano, sa chemicals. At saka, kailangan rin ng ano yan eh, feeding. So pag less ang flower po or hindi po panahon ng pamumulaklak, dapat po ano kana pinapakain niyo. Yan po ang negative. So kaya ng asukal. Po. Compared sa stingless bee po, no need na po na pinapakain natin. So, pabayaan na lang natin po siya. Kasi at sa stingless bee po, dahil sa maliit siya, halos lahat ng bulaklak na papasok niya, napupulinit niya. So malaki man o maliit. 80% of crops population mapupulinit po ng stingless bee po. And pag i-compare natin sa ano, sa pukyutan honey, so 3 times more potent po siya compared po sa ano, sa malalaki mga bees po natin. So kaya sa nga production? Ang kuna, yes po, kaya nga yan hindi po. Hindi po production, yung potency po niya. Potency po ng ano, ng honey. At saka medyo mahal po yung ano, yung stingless bee honey compared po sa pukyutan po. Kasi 100 ml is 250 pesos compared sa pukyutan is 375 ml is 250 to 300 pesos. So malaki ang agwat. Pero ang production ng stingless bee maliit lang po. Kunti lang po. Pero ang maliit lang sila, na maliit lang yung napoproduce nila ng mga honey. Yes po. Pero ang management po, wala pong problema. So, pareho ba yan sa pukyutan, sir, ng management? Ang management na pukyutan at management ng stingless bee, iba talaga. Magkaiba talaga. Kasi yung stingless bee, no feeding at all. Pangalawa, hindi siya sintro ng mga predators na yung bee, yung mga pukyutan kinakain ng mga ibon. Pero yung stingless bee dahil sa maliit siya, so medyo hindi siya prone sa predators po. Pag-uusapan nga po natin, no, maliit po yung mga stingless bee kumpara doon sa pukyutan. Kasi ano, sabi mo, mas maliit pa sa langaw. Yeah, mas maliit po, pa sa langaw. Maliit pa sa langaw po. So far yung farm mo, ano ang ano, anong pinakamaganda? Ah, siyempre, may mas maganda yan na anong farm ang suitable talaga dito sa bubuyog na sinasabi natin. Anong farm ang pinakamaganda na pwede? Actually sir, wala namang pinakamaganda na farm na dapat lagyan ng stingless bee. Bakit? Kasi yung stingless bee 300 to 500 meters po na pupulinit niya. Saka hindi po siya choosy po, hindi po siya selective. So pag may mga coconut po na sa paligid nyo, wala pong problema yung mga
mga prutas, yung mga saging, yung mga punong kahoy, o mga kahoy mismo. So, wala pong problema. Kaya kahit anong klase ng farm, suitable po siya. So, wala pong problema. Pero mas maganda, meron, pero mas maganda at mas ano siya, mas productive ang kanyang koloni kung ano na, may mga mangga na kayo, may mga punong kahoy sa paligid, may mga coconut, may mga flowering plants, may mga vegetable, yan, mas ano ang production niya sa with regards to honey and with regards to colony multiplication po. Kasi ano, mag-undergo ka ng splitting po. So from one colony, gagawin po natin dalawa. So mas within 1 year, 2 times ka makapag-split niyan pag magganda ang area mo. So kung yung area mo is a corn farm, tapos may saging, okay yun. Yes, mas maganda po yan pag ano, corn plantation kayo. Bakit? Kasi mas matamis yung honey, saka yung corn, yung flower ng corn, yun ang kaganahan sila magpupulinit, magkukuha ng mga nectars po. Sir, balik na rin naman natin. Nakita natin yung benefits dun sa ano, no, sa buboyo pagka maganda yung farm. E ano naman po yung benefits ng farm pagka mayroong mga stingless bees? Pag mga, at least sa 1 hectare po, ma'am, kung may 25 colonies ka, so talaga makikita mo yung production mag-increase 30 to 40% po. Pag 25 colonies po, minimum lang po yan. 25 colonies per hectare, yung production mo mag-increase 30 to 40% po. Production ng tanim mo? Yes, production po. Production ng mga prutas mo, production ng mga vegetables mo. Kasi ang mga stingless bee, ano kasi masipag kasi yun magpupulinit eh. So, kaya nga marami ang ano, from Pocutan to stingless bee. So, marami nag-shift sa ngayon. Kasi yung Pocutan, pag namamatay yung queen, bibili ka na naman o produce ka na naman ng queen. Opo. So, yun ang problema natin dito kasi walang masyadong nagpo-produce ng queen, nagbibinta ng queen. Kasi kailangan talaga hybrid eh. Kailangan talaga yung queen productive. Kaya palagi kang bumibili ng queen. Tapos yung stingless bee kasi pag namamatay yung queen nila, so may reserve queen kaagad sila. So hindi mo na problemahin pa. Na-curious ako kasi 'di ba sa ano, sa Pocutan, I know bibili ka ng queen, sa inyo may reserve. Paano nagkaroon ng reservation? Queen sila. May reserve queen po sila sa colony nila. So sa itlog pa lang daan, sa mga eggs pa lang po. Po, isa lang po. Anong Chomar, kung ano ba? Kung yung itatransfer ko yung bahay nila, kunyari. Ngayon, eh, siyempre yung corn farm, hindi naman palagi may flower yun, di ba? So ngayon, ilagay ko dito sa isang farm. Tapos sa pag pumasok na yung mga bee, i-transfer ko dun sa corn farm. Pwede ba yun? Yes, pwede po yung i-transfer po. Pero bear in mind po na kapag nagta-transfer tayo ng colony po, dapat a day before, tinatakpan mo na yung butas niya para hindi makalabas pag i-transfer mo. So, ibig sabihin, intact yung lahat ng colony na kapasok po. Lahat ng members ng colony na kapasok po. Particularly yung mga workers po. Kasi during daytime, kapag itatransfer mo during daytime, 50% po halos ng mga workers na nandun sa labas, kumakain, kumukuha ng mga nectars. Pag itatransfer mo, ano, mamamatay na sila, wala na silang mapapasukan na colony. So, ang possibility po, mamamatay rin po sila. Question, Jomar. Kunyari, di ba, may kanya-kanyang colony yun eh. Pero in case ba na transfer mo yung isang housing, may naiwan na bees dun sa area, pupunta ba sila dun sa kapitang colony? O hindi? Sometimes po pupunta. Kaya nga may proper distance po eh. Kaya dapat matitingnan. Kasi hindi lahat makauwi sa gabi. May ilang porsyento po na
hindi makakauwi. Pero hindi po natin ano dapat ikabahala kasi kaunti lang yun eh ang hindi makauwi. Compared, kahit na lulutubin pa nila yung ibang koloni, so hindi tayo magproblema dahil kaunti lang sila. Compared sa ibang koloni na nasa ano niya, paligid niya. Kasi may hindi rin naman sila makapasok dun sa kabilang koloni. Yeah, dapat rin at least 1 meter to 2 meters lang to. Na ang sinasabi ko, Jomar, ano eh, kunyari, di ba, hindi lahat na colony transferred mo dun sa corn farm. Yes po. So, may maiiwan kasi doon, baka hindi nakapasok dun sa, yes sa po, colony yes. Niya. So, kung transfer mo na, papasok ba sila dun sa ibang colony? Ganun. Yes po, sometimes po papasok sila, pero hindi po natin dapat ikabahala. Kasi ano, maliliit lang pong population nila. Kaya nothing to worry po. Per colony, ilang population? 10 to 30,000 po. Mali pala yung 10 to 30,000. 10 to 30,000 po. Kasi mag-ano lang sila. Ano sila eh, mag natural splitting sila, swarming. Maliliit lang po. Maliliit lang, pero yung 10 to 30,000 po, ano yan, pag nagpupulinate yan, grabe ang impact sa farm mo. So yung ano, yung isang colony na 10 to 30,000, ilan ang production mo? Kunyari, sa 30,000 o 20,000, ilan ang production mo per day? Sa 30,000 na kulpat, ang yung 30,000 po, yun po yung tinatawag na ano strong colony po. Yung 10,000, ano yun, yung bagong mga 3 months to 4 months po na bagong split or bagong transfer. So yung 30,000 po, kasi yung stainless bee hindi ka araw-araw hindi ka weekly o hindi ka monthly nag-harvest ng honey. Kasi ano, in 1 year 2 to 3 times lang po nag-harvest tayo ng honey yung stainless bee. Kaya dapat marami ka rin koloni. Sa isang koloni po, makaka-harvest ka po ng 400 to 500 ml po. Sa isang koloni. For one harvest po. So, 2 to 3 times, 2 times per year po. Yeah, yes, sometimes tatlo po. So, maliliit lang po. Pero mas mahal po ang stainless bee po. Tapos hindi naman wala less maintenance naman po, less management naman po. So hindi po problema. Opo. So, po. Hindi naman ganoon ka ano din kung dalawa sa tatlong beses ka lang mag-harvest eh. Okay lang kasi hindi ka rin naman nag-invest masyado sa pagkain eh, 'di ba? Hindi naman ganoon kalaki yung parang nilabas mong puhunan, 'di ba? Eh pero ito ba ay harmful pa rin sa ating mga sa atin, harmful pa rin ba? O, hindi po. Kasi hindi sila natutusok, pero nakakagat ba sila? Hindi po. Annoying lang po sila. Stingless po, kasi without sting po sila. Kaya nga tinatawag na stingless. So, without sting. Pero, pag pumupunta sa buhok mo, sa mga katawan mo, humidikit, so very annoying po. Very annoying. Pero okay lang po, kasi hindi nakakagat. Hindi nagtumutusok. Parang langaw lang talaga, maiinis ka lang. Yes po, maiinis ka lang, yes po. Pero pag ano, pag palagi mo nang inuopen yung colony, so madali lang silang ano, madali lang silang bumabalik din sa colony nila pag binubuksan mo. Opo. So, hindi po. Eto na, curious lang ako. Opo, sa ating computer kasi ginagamitan na nila ng artificial insemination. Sa inyo ba sa pagpaparami po ng inyong bubuyog, ano ang ginagamit nyo? Paano nyo ginagawa ito? Wala po, sa nature lang po, wala po, hindi po natin sila gagalawin. So pag gusto mong gagawing dalawa yung colony, so mag-undergo tayo ng splitting. So yun lang ang pagpaparami ng colony. So, wala nang artificial So sila na bahalang mag-select ng kanilang queen. Yes po. Kahit na during splitting po sa isang colony isang queen lang po 'yan eh. During splitting, kahit na ang newly splitted na colony ay walang queen, so magse-select sila ng para gagawing queen. Sila na yung Opo, kasi tapos number po. One 'yan talaga na mahal yung pagbili ng queen eh sa computer.
Tapos po, malalaman rin po natin kung sa eggs po nila, may reserve queen na po sila. So pag alam mo na itong eggs na to, itong itlog na to is for serve as queen, so dapat makuha mo rin yun, itatransfer mo sa kabilang new colony po. So para paano malalaman yun, sir? Paano natin ma-identify kasi, na ito yung next queen? Medyo malaki po yung eggs na queen egg cell po. So medyo malaki compared sa ibang mga eggs po. Kaya malalaman mo talaga physically. Opo. Ayan, puputulin ko muna yung usapan natin kasi mamaya kasendo ipapakita sa atin ni Sir Jomer. Puro kwentuhan kasi tayo. Gusto ko makita yung mismo colony ni Sir Jomer. So sa aming pagbabalik, abangan nyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasendo, ayan, ipapakita na sa atin si Sir Jomer. Meron siyang hawak na balde at yung balde na yon ay ang kanyang lalagyanan ng kanyang stingless bee. Ayan, tapos mamaya ay ipapasok mo yan sa pang-box, di ba? Mag-i-split ka, Sir Jomer. Yes, ma'am. Pero yung baot type lang po, ma'am. Yung coconut shelves po, ma'am. Yung natalis po natin. Doon natin ipapasok. Yes po. Okay po. Sige po, simulan po natin. So ito, bubuksan ko muna po ito. So very friendly po siya. Tingnan natin. Oh, ganyan lang pala siya. Oh. Ito, very friendly. Ano, nakuhanan ko na po ito ng isang colony. So I splitted into two. Ito po yung mga honey niya. Ito yung mga pollens. So tingnan natin yung nagyiyelo yun. Yan po ang mga pollens. Ito po yung mga eggs niya. Ito po yung mga eggs, ma'am. Ito po yung mga honey niya. So ito po ay nakuna na po natin ng isang colony. So before po, marami po dito mga eggs. Marami po mga honey and pollens po. So ito is very friendly po ito. Opo. Hindi pala siya katulad, sir, dun sa iba, no, na meron pang mga tray. Sa kanya, Iba rin po. Meron pong yung jar po, pwedeng lagyan. Yung mga styrofoam po, pwedeng lagyan. Yung mga box po. So, sa ngayon, ang itatransfer po natin ay yung bao type po. Yung mga coconut shells po. Yun po itatransfer natin from... Yes po. Dito sa box po. Okay. So ito po yung bao type. Bao. Yes po. So itatransfer natin to dito po sa box po. Ah. Oh, yan po. Yan po ang mga colony ko. Sir, so, yun, ilan po ang inyong colony sa inyong farm? Pwede rin mga styrofoam po. So, that iba po, pwede. So, ngayon, itatransfer ko po. Ito po yung itatransfer natin ngayon. So, dito po. So, ang gagawin po natin, ito, kunin natin itong mga ano. So, wala na pong hype, yung... Wala mga net. Wala na po. Ito po yun. So, itatransfer natin. Okay. So, marami na po lumilipad. Pero hindi nothing to worry po kasi ito is very friendly po. Yeah. Okay. So yung anak ko marami nang dumadapo sa kanya. So ito po yung i-transfer natin. So makikita natin, no? Puno ito lahat. So ang tawag dito is transferring po. So from transferring. Yes po, from ito pong lalagyan na to, i-transfer natin dito sa box po. Kaya okay nga po. Nilagyan ko ng katabing box kasi ang plano ko dito ko po ilagay siya. Itatransfer ko po. So make sure coconut shell, no? Coconut shell, no? Yes po. So madali lang po, mas madali itong i-transfer kung naka-coconut na lagay mo na sa coconut shell. Pare pa tumata, budong na. So dapat linisan mo, kunin mo yung mga ano niya. So no need na po na ano siya. Gagalawin mo to, kukunin mo to. No need na po kasi ano siya dito eh. Impact ano na, naka ano na.
Pero kung gusto niya makita, so ano, bubuksan rin natin. So ito. Kasi punong-puno na siya, oh. Oh, sa ano, mas puno itong ano dito, yung nandito yung malaki, mas puno. So pwede natin itong kunin. Pwede rin, pero kung gusto mo na ano lang, lagay mo direkta sa box, so walang problema. So walang problema ko, ilagay mo dahil ito lahat. Pero kung gusto mo na ano, isa-isahin, okay lang. Pwede mo rin isa-isahin. So, okay. So lagay mo lang dito. Okay. Ang ano po, hindi po sila basta-basta pumapasok dito kung wala ka po, wala ka pong gagawin. Okay. So, dapat po, lagyan mo ng beeswax po. Yes po, beeswax. Anuyin po. Nakakaano lang. Anuyin po talaga. Pupunta sa mata. Pero wala pong problema kasi wala silang ano. So ito lang po, ito yung tinatawag na transferring po. So ito po. So pumapasok sila dito. Yan lang po, tapos. Alright. So, tatakpan na lang, sir. Tatakpan na lang, pero ano, mas maganda, lagyan mo ng ano, mas, ano pa, kaunting talo or beeswax. So kahit nga honey niya eh, ito po yung honey niya. So ano lang, pahiran mo lang. Pahiran mo lang ito. Para yung baho niya, nandito pa rin sa labas. So papasok talaga sila dito. Pero para makita nyo, pwede ko rin, ano to? Ito po, pwede ko rin kukunin. Ito po yung kulunin niya. So gabi, ang raming mga ano, honey. Opo. Ano po ba ang season ng honey ng stingless bee? Ano po, month of April, May, June po. Ah, so, pasok pa tayo. Ikakatapos lang ng June eh. Kaya marami pa po yan. Overflowing honey pa yan. Yes po, overflowing pa po. Kaya nga maganda, maganda ang ano ngayon eh. Maganda talaga ang ano, yung stingless bee pag ano, plan ka na magpaparami. Anong Chomar, yung dimension ng box eh, anong dimension? So nunid na po na ano, yung box is malaki, malaki talaga. Anong dimension? Mga 2 feet o 1 feet? Standard ba, sir? Yung ano po, itong box ko po is 8 po yung dimension niya. Kwadrado po. Kwadrado? 8? Yes po, kwadrado po siya. 8 inches? Oh, yes po, yes po. Ayun, matatapos na ni sir yung kanya pagta-transfer. Okay na po siya. Sure. Pagkatapos po ay takpan nyo natin po. Wala kayo natin, hindi mo siyempet. Pagkatapos, dahil prone po sila sa mga langaw, yung maliliit na langaw, dapat po, sinisilyuhan po natin. Ah, nilalagyan ng tape. Yes po, sinisilyuhan po natin para hindi makapasok yung mga langaw po. Sir, anong karaniwan po mga predators ng ating mga stingless bee kung hindi naman po sila kinakain ng ibon? Lizard po. Ah, lizard. Yes po, lizard po. Pero madali ng... Black flies, sir, meron mga black flies tinatawag. Wala pong black flies po. Yung ano lang, mga lizard po. Ating i-monitor to kung pumapasok na ba sila sa ano po, sa... Butas. Butas po. So, tingnan natin kung pumapasok ba sila. Pag okay na, so wala nang problema pag pumapasok na sila. Ngayon, sir, ilan pong boxes ang meron kayo? Ilang colony? So, sa ngayon, dahil sa pandemic, halos yung mga strong colony ko na ano na, nabinta na. Sa ngayon, may ano na lang ako, mga 30 plus colonies na lang.
Kaya ngayon, palagi ako nag-split, nag-transfer ng colonies from bao type, or coconut shell type to box po. Ito po yung mga box ko na sisidlan ko po. So, sir, anong advantage na nakalagay sa bao yung ating mga stainless bee? Yung nakalagay sa bao po, mas madali po siyang i-transfer. I-transfer sa ibang sisidlan po. So, madali po siya kasi ano lang, open-open ka lang eh. I-separate mo lang yung mga bao. Yung mga bao type. Opo. Tingnan po natin ano na sila. Unti-unti na sila pumapasok sa butas po. Opo. Eh ano naman po sir yung dapat paglagyan? Kasi napansin ko sa'yo may mga bubong, yung mga pinaglalagyan mo ng colony. Anong requirements po kung saan ilalagay sa farm? Ito po kasi marami pong mga manok dito. Kaya ang ginagawa ko... Elevated. Elevated po. Tiles po ito. So kahit umulan man umaraw, hindi po siya nababasa o naiinitan. Ito kasi nakita namin to last time. So, buksan ko po, tika. Ano tawag niya sa Tagalog? Paso. 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 Yes, pa. So, ito po, bubuksan na po natin para makita niyo. Tigas. Oh, ito po. Ayun oh. Yes po. Ito po yung honey niya oh. So, ito po lahat. Punong-puno po siya. So, marami po mga eggs po. Opo. Sir, ano yung mga benefits natin sa honey ng stainless bee? Ano siya kasi? Pagdating po sa kalusugan. Kasi siya, yung honey ng stainless bee is 3 times more potent po compared sa manuka honey and other honey po. So, kung ano ang health benefits ng manuka honey or pocutan, 3 times more po siya. So ganito lang po, pwede rin kung wala kayong mga box, pwede rin mga jar po or mga clay pots. So pwede rin po. Kung anong available na material sa iyong bakuran, pwede mong paglagyan. Yes po, pwede rin ganito po, yung naka-flat lang. So ito yung entrance niya. Kita niyo po, ito yung entrance niya. Ito po yung bahay din po yan ng bubuyog. Ano yan, sir? Flat. Naka-flat lang po ito. Flat type lang po na sisidlan niya. Colony po ito. Ba't ang daming butas ito? Kaya split ko lang po nito. Kabubukas ko lang po. Ito po madaming butas. Ano po? Hindi po ito butas? Ito po? Apo. Hindi po yan butas po. Yung mga nila. Yung mga talo po nila. Talo. So isang butas lang? Isang butas lang po, ito po. Ito po. Ah, okay. Ito po butas nila. So, yan po ang flight tube nila. Ito po. Yung galing mo. Ito po, sa bahay ko po to, yung haligi ng bahay namin. So, pinapa-transfer ko dito sa box po. So, ito po ang isang paraan para hindi ma-distract yung colony. So, lalagyan mo lang ng hose dito po. Lagyan po natin ng hose dito. Ita-transfer natin ipalipat natin dito sa sa box. Mm-hmm. So, sa ngayon nandito na siya sa box pero hindi pa lahat. So mga I think 60% to 70% na sila naglumilipat na. So ito po. Gaano katagal pag ganyan yung ginawang proseso ng transferring? Usually po mas 3 to 4 months po. Ay, gano'n ka tagal? Sa'yo kanina, nilagay mo lang yung bao dun sa loob. Oh, mas maganda. Mas maganda rin yun dahil hindi mo kailangan na ma-distract mo pa ang colony. Ito, maganda rin ito kasi kakabitan mo lang ng hose para lumipas siya dito sa box. Pero matagal lang. Eh kasi naman, kasendo 10,000 to 30,000 ang laman, di ba? Oo. Sa isang colony. Kaya hindi mo siya... Opo. Pipila pa sila doon sa loob. Ang iba rin po, marami kasi akong colony dito eh. Yung iba, nasa CR, nasa
likod ng CR, mga styro. So ito is hindi ko ito binibinta ko. Para sa farm ko lang po. So. Oh. So, napaka-practical ng inyong mga bagay po ng colony. Sa ngayon, gumagawa po kami ng box po. Ito po yung mga box na ginagawa. Hindi pa natapos. Ito po yung... Pagkakit magbenta nyo per colony? Yes. Naunahan ako ni Kasendo doon. 3,000 to 3,500 po. Per colony po. So, naman, nasa 20 to 30,000. Ano po? 3,000 to 3,500 po per colony po. So, strong colony na po. 3,500. Yes po. Strong colony na po yan. Kasama na yung box doon, sir. Yes po, kasama na po yung box. Uy, mas mura kasi yung computer medyo mahal talaga. Ang ano lang, dapat natin ilagay sa isipan na kung anong gusto natin sidlan sa stainless bee, pwede. Katulad nito, jar. Ayun. Kasi ito jar o, nakalagay lang po sa banga. Jar lang po to. Nakalagay lang po sa banga. So kahit anong sisidlan pwede. Pwede nating sidlan. Hindi ma, ano? Hindi clear. So, malaking kulon ito? Opo. Malaki yung jar eh. Malaki. Kulon niya. Yes po. Sir, napakadami niyo pong... Yes, opo. Napakadami niyo pong mga puyog dyan sa inyong farm. Advisable ba, sir, na bawat garden ay merong buhuyog? Para sa akin po, yes po. Kung gusto niyo pong ano mag-increase ang production ng inyong farm, with regards to vegetables, fruits, at saka yung ibang mga prutas nyo, dapat po talaga na may mga pollinators tayo sa farm. Katulad ng mga bubuyog po, stingless bee po. Opo. Kasi sa ngayon po, alam naman natin na kakaunti ng mga pollinators. Kaya aware na mga farm owner, kaya aware na sila sa impact ng pollinators sa farm nila. Kaya bumibili sila o nag-aalaga sila ng mga bees sa ngayon. Opo. Sir, bago tayo magtapos, meron ako mga nakalap na mga katanungan mula po sa ating mga kababayan sa Facebook. So, ipapasok ko po muna ito. Sagutin niyo po ah. Galing po ito kay Gerald Pasco Magtibay. Sabi niya, magkano po ang puhunan if mag-start ng stingless bee or SB at gaano po katagal ang return of income niya? Salamat po. Sa okay po. With regards sa ano, return of investment po, yung production, yung pag-increase ng production, ROI na po yan kung dapat ang isipin mo. Pero kung biligal sa ano yung nasa isip niyo po is business po, magkakapera ka, so hindi mo kaagad makikita yan kasi yung stingless bee makikita mo lang yan sa production at saka sa honey lang, minimal lang kasi yung honey niya ma-harvest mo eh. Pero for your health, ano, magagamit mo yun. Kasi maraming gumagamit ngayon para sa mga, lalo-lalo sa mga bata, para sa sipon, ubo. So magagamit talaga yun. At tapos, pangalawa, with regard sa ano po, sa investment, puhunan, so no need talaga na mag-invest ka ng malaki. So kahit nga isang koloni lang, mag-start ka ng isang koloni, ano lang, slowly lang po, dahan-dahan lang po, hindi mo dapat madaliin. Tanong po dito ni Sir Ricky Ray Pamilio, bakit malapot at mukhang langis ang honey ng trigona? Ano po, yung with regard sa honey po, magdidepende po 'yon sa anong flower anong mga punong kahoy o prutas na namumulaklak sa paligid mo. So hindi mo ang iba kasi medyo ano, medyo sticky, yung iba medyo clear, yung iba yung medyo dark ang color kasi nagdidepende yun sa punong kahoy or sa mga flowering ng mga prutas o flowering ng mga kahoy sa paligid mo. So hindi talaga parihas ang color ng honey with regards to things. So same lang po yan sa pagkutan. Pero medyo ang stingless bee magkakaiba. Yung ano lang, yung kulo lang, yung visible lang ang kaibahan niya. Opo. Ito, isa pang tanong. Sabi naman ni Glenn Ferrer Bartolome, how to start ng pag-aalaga ng stingless bee? Paano daw po magsimula ng pag-aalaga?
ano lang, isang kulunin lang po, magsisimula ka ng isang kulunin at dapat niyo pong tandaan, marunong ka mag, sipag at tiyaga lang talaga ang kailangan. Tapos marunong ka mag-transfer, marunong ka mag-splitting, yan po at dapat, nasa puso mo ang pag-aalaga, ang pag-aalaga ng stingless bee. Kasi dapat kasi kayo alam mo kung kailan ito i-split, alam mo kung dapat ba itong kukunan ng honey, dapat alam niyo kung ano ito kanang hindi ito strong colony, hindi ito dapat kukunan ng honey o kukunan ng another colony. So yan ang mga dapat mong tandaan lang. So ang number one talaga sipag-tiyaga lang po. May one colony ka, okay na. Sir Joe, may follow-up question ko naman. Tuwing kailan mo ba chine-check yung mga alaga mong bubuyog? Kasi sabi mo kanina, low maintenance yan. Hindi katulad ng baboy yan na pupunta-puntahan mo o ng manok na talagang papakainin natin, di ba? Tuwing kailan lang natin siya pinupuntahan? Ako po, dito sa farm ko, kasi farm ko 4,000 square meters lang. Pag napapagod ako everyday kasi ako, nagbibisit ako ng mga koloni. Tinitingnan ko lang kung kumusta na sila. So wala bang mga predators, wala bang mga lizard. So everyday ako, sa akin. Pero kung gusto niyo, kung marami kayong mga may mga trabaho kayo, so once a week, okay na. Once a week lang po, tingnan niyo kung wala bang masyadong mga predators, yung mga particularly, yung mga lizard, yung mga butiki. Yan lang po. Pero kung newly splitted colony po, ibig sabihin, ka-transfer or ka-split mo lang, dapat po within 1 week, every day ka tumitingin sa colony. Kasi yung mga ants, red ants po, yung mga black ants po, dahil sa honey na tumutulo. So yun ang dapat lang. Within 1 week lang po. Pagkatapos nun, yung colony na sinisilyuhan na, sinisil na po ng stingless bee. So nothing to worry na po sa panahon na yan. So 1 week lang po, basta newly splitted and newly transferred po na colony. Sir Joe, maraming salamat po sa pag-share ng inyong experience at saka inyong mga kaalaman sa pagbubuyo po, lalong-lalo na dito sa stingless bee. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, sir. Maraming salamat po sa pagkakataon na binigyan niyo sa akin na ma-interview niyo po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Yes po. So ulitin, Sir Jomer, at sa ating mga kababayan, hanggang sa muli po, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.